Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayong unang Biyernes ng buwan ng Nobyembre ay ating ginugunita si San Carlos Borromeo, isang obispo ng ating inang simbahan. Si San Carlos Borromeo po ay isinilang noong 16 na siglo, nagpakadalubhasa sa civil at canon law ng ating inang simbahan, kaya hindi ng pamahalaan. Ngayon, sa kanya pong buhay bilang isang Kristiyano, nakita niya kanya sarili sa pagnanais siya makapaglingkod sa simbahan. Nahalal siya bilang kardinal, bagamat hindi ho siya nahirang bilang isang pari, kung kaya't naging malawak ang kanyang gampanin sa simbahan ng panong iyon, lalo tigit sa pagsasaayos nito. Siya rin po naging instrumento upang muli ay mapasimulan o mapagpatuloy yung tinatawag nating Council of Trent. Yung Council of Trent po ay pinatawag upang sagutin ang mga issues ng Protestantism ng panahon pong iyon, dahil ito po ay natigil sa loob ng 10 taon. Kung kahit makalipas sa 10 taon, ay muli ay binuksan itong konseyong ito upang sa gayon ay matugunan ang pangangailangan ng ating inang simbahan. Sa pagkamatay po ng kanyang ama, umasa ang kanyang pamilya na siya ang mamumuno sa Borromeo family. Pero sa halip na ito ay tanggapin, ito ay kanyang tinalikuran. At ngayon ay nagpa-orden siya bilang isang pari. At sa kanyang pagkahirang bilang isang pari ay itinalaga siya bilang obispo ng Diocese ng Milan. At naging advisor po ng Santo Papa. At isa sa mga pangunahin niyang pinagtuunan ng pansin ay ang reformasyon, lalo tigit sa paghubog sa mga nagpapari, kung kaya't 4 na seminaryo ang kanyang natatag, binuksan para sa mga ito, at ganyan din ang patuloy niyang paglilingkod, lalo tigit sa mga mahirap at mga may sakit. Si San Carlos Borromeo po ay patron ng mga seminarista at ganyan din po ng ilang ng mga katekista. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng Banal na Misa, patupang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Come here.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, panatilihin mong lumulukob sa iyong sambayanan ang iyong espiritong pumupuspos sa obispong sa San Carlos upang kami laging magkaroon ng pagbabago sa pagiging kawangis ng anak mo para maipamalas sa amin ang kanyang mukha sa mundo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayon, luha ang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang hinahinat na nila, sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ipinag-uukulan nila lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panglupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo sa na ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan. Pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabigang makitang uli. Magpakatatag tayo sa inyong pamumuhay na kaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sabihing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan, doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Sinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon, hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili. Aalisin ako ng aking Panginoon sa pangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kaya magbungkal ng lupa. Nahihiya naman ako magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayon tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, ganong utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Itong kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka at gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niyang isa, ikaw, ganong utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Itong kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya, isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas ito, sapagkat ang mga makasanibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa sa mga makadiyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli sa ating ebanghelyo ay ating natunghayan ang talinhaga tungkol sa, sabi natin, matuso, mapamaraan na aliping ng daraya. Ulit-ulitin natin na ang pinuri dito ni Jesus ay hindi yung pandarayang ginawa niya, kundi yung katalinuhang kanyang ipinamalas. Kaya ano ba ang nangyari? Kasi nga bilang isang katiwala, gusto niyang yumaman. At ang naging pamamaraan niya ng pagkapayaman, pinapatungan niya, dinadagdagan niya yung mga utang ng mga may utang sa kanyang Panginoon. At anumang sumusobra dito ay sa kanya. Kaya nung malaman niyang siya'y aalisin na dahil nalaman ng kanyang Panginoon na kanyang ginagawang pandaraya, anong kagad na ginawa niya? Una niya naisip, ano yung posible niyang hindi kayang gawin? Hindi niya kaya magbungkal ng lupa, na iyan naman siya magpalimos. Kung kaya sa banda huli, anong kanyang ginawa? Pinuntahan niya isa-isa mga may utang sa kanyang Panginoon. At anong kanyang ginawa? Inalis niya yung dapat ay para sa kanya. Inalis niya yung dapat ay para sa kanya. Kaya win-win situation siya. Una, dahil nga hindi alam nung may utang na may pandarayan na gagawa, kaya lalabas na napakabuti ng taong ito. At syempre, isipin din na mabuti yung Panginoon dahil nga binawasan yung kanyang pagkakautang. Kaya anuman doon sa pagkakataong yun, win-win situation ang katiwala na nanandaya. Kaya ito sa huli, sinabi ng Panginoon na mapamaraan ng mga makamundo kaysa mga makadiyos. Ngayon, anong nais ipahiwatig sa atin nito? Dalawang bagay po. Yung una, foresight. Yung pangalawa, foresight. Foresight at foresight. May foresight yung katiwala. Dahil kaagad-agad, kasi pag sinabi nating foresight, yung bang nakikita mo na yung kung ano yung posible mangyari. Kaya na mag-iisip ka ng pamamaraan para pag dumating na yung mangyari, yung pangyayari iyon ay handa ka. At anong ginawa niya? Yun niya, binawasan niya
yung pagkakautang ng mga may utang sa kanya. Kaya sa bandahuli, siya ay tatanggapin ng mga ito. Meron siyang foresight. At dito mga kapatid, minsan ang kulang sa atin, foresight. Kasi madalas, foresight lamang meron tayo. Madalas, wala tayong foresight at ang madalas ay meron tayo ay poor sight. Sa ating pong unang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga Filipos, dito'y patuloy na pinapalalahanan ni San Pablo ang mga Kristiyano na huwag mamuhay na kalaban ni Kristo. At sino ba yung nabubuhay na kalaban ni Kristo? Yung nabubuhay sa makamundong pamamaraan. Yung nabubuhay, sabi nga, sa laman. At ito ay taliwas sa ating Panginoon. Kung kaya't pinaalalahanan ng mga ni San Pablo, mga taga-Filipos, na itoon ang kanilang sarili saan? Sa langit na naghihintay sa atin. Sa ating Panginoon, na mayroong maluwalhating katawan at pagkakalooban din tayo ng maluwalhating katawan. At dito natin iugnay yung foresight at foresight. Pag may foresight tayo, ibig sabihin, ang paningin natin, ang isip natin, ang puso natin, hindi lang nakatuon dito sa mundo. Na parabagang ito na yung hanggang dito lamang tayo. Kundi dahil tayo may foresight, ang nasa isip din natin ay merong buhay sa piling ng Diyos na naghihintay po sa bawat isa sa atin. At ito yung pinaghahandaan ng bawat isa sa atin. Pero kadalasan nga, salit na magkaroon tayo ng foresight, ang nangyayari sa atin ay poor sight. Pag sinabi nating poor sight, hindi lang po pagkakaroon ng malabong paningin, kundi pag sinabi nating poor sight, hindi nangahulugang ang isip natin, ang puso natin, ang pananaw natin sa buhay natin ay hanggang dito na lamang sa lupa. At dahil hanggang dito lang sa lupa, ang ating pananaw sa buhay, makamundong pamamaraan ang nagiging pamamaraan ng ating pamumuhay. Kaya mga kapatid, ang paanyaya sa atin, itun din natin ating mga sarili. Ihanda natin ating mga sarili sa kuno naghihintay sa bawat isa sa atin. At ito ang kaganapan ng buhay, ang kaluhatian ng ating buhay. Nang buhay natin ay nakalaan sa Diyos at hindi sa mundong ating ginagalawan. Sana magkaroon tayo ng foresight araw-araw at huwag maging foresight lamang. Amen. Manalangin tayo sa Ama na tumawag sa atin upang maging mga tapat na tagapangalaga tayo sa paggamit ng mga biyaya ng daigdig para sa kabutihan ng lahat. Ating itutugon, Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging mulat sa kanyang responsibilidad na isulong ang katarungang panlipunan sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno,
Naway maging karapat-dapat sa pagtitiwala ng mga tao at huwag magnais ng makasariling kabutihan sa kanilang pagsasako katuparan ng kanilang tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may patrabaho at ang mga manggagawa, naway maging tapat at magalang sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway mabigyan ng biyaya ng pagtitiis sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway umani ng bunga ng kanilang pagpapagal sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kami mga tapat kong tagapangalaga ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pag-aalay. Manalangin kay mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming mga alay na nasa iyong dambana. Kayong si San Carlos Borromeo ay aming ginugunita. Ipagalob mong dito'y aming pakinabangan. Ang pagiging masagana sa bunga ng gawang kabutihan, pakundangan sa bigay mo, sa kanyang malasakit sa kapakanan ng tanan, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Ngayon si San Carlos Borromeo pinararangalan sa pamamuhay niyang totoong uliran at pag-iimasaan sa paninungkulan. Kaya si Jesus na maasahan sa katapatan ay iniahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulit ng tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ang papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. O sana,
sa kaligtasan. Sa kaligtasan, Hosana, Hosana, sa kaligtasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas. Para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa na mga apostol si San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagkupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin man ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob.
sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at inayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharihan at ang kapangyarihan at ang kapurihan. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paglooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Sa amin, awa.
Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng salibutan. Mapalad ang inaanyayahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Spiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako'y naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inialay ko ng bumbuo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagtanggap namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng tatag ng kalooban na siyang sani ng katapatan at kasipagan sa paglilingkod ni San Carlos Borromeo na may pagmamahal sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain tayong lahat ng mabuti at mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa. Humayo tayo at ito ng ating mga sarili sa buhay sa piling ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Magandang umaga po sa ating lahat.